lover ka, pusa man o aso, alam mo ang pakiramdam kapag nawawala ang pet mo. Sa iba, para na rin silang nawalan ng anak. Kaya isang solusyon ang naisip ng mag-asawang Charles at Marga. Ang pet tags. Dito sa Teacher's Village sa Quezon City, makikita ang pet store ni na Charles at Marga. Mabibili rito mula animal food, laruan, leash, at maging munting bahay para sa inyong mga alagang aso at pusa. Pero maniniwala ba kayo na ang lahat ng ito'y nagsimula lang lumago dahil sa mga produkto nilang dog tags? Gawa ito sa PVC material kung saan nakasulat o nakaungkit ang impormasyon ng pet owner. Ang goal lang naman po talaga namin is gusto lang namin makatulong dun sa community ng pets na makilala rin yung mga aso nila. At the same time, pag nawala, merong information. In case mawala po yung pets nyo, at least may tags, masole. 2 taon ang kasal, sina Marga at Charles. Pero wala pa silang anak. Yung sa akin, retroverted uterus. May certain na dapat gawin para makabuo ng baby. Actually, pwede kong sabihin yung word na naiinggit. Halos maubos na nga kasi nakuha na ako ng lahat na ninong. Parang tapos ako, hindi ko man silang ma-invite. Pero yun nga lang, pinagdadasal lang po namin na in God's time, bibigyan din naman po kami. Kaya't habang naghihintay, mabiyayaan ng supling sa alagang aso nila itinuon ang kanilang pagmamahal at asenso. Ako, naisip ko po na bigyan siya ng aso para maging diversion niya. Masaya po. Dinala ko po agad sa bahay. Inuwi ko agad-agad. Kasi lagi po akong may kasama. Katabi ko po matulog. Sa mall? Ginagawa ko pong kasama ko po talaga lagi sa mall. Kahit nung wala siya, basta kaming dalawa lang okay na ako. Ang beagle na si Boomer ang nagsilbi nilang baby para itong toddler makulit at madalas nakakawala. Minsan, ang kasama po namin sa bahay, lolo ko na lang po, tsaka si mama. Minsan po yung lolo ko lumalabas ng gate, hindi niya po nasasara. Tumatakbo po yung si Boomer, nakakapunta sa mga kabilang seat. Sa takot na baka hindi na makabalik, ginawan nila ito ng dog tag. Kasi po, sa signages po ako nagtatrabaho, sa advertising. Tapos trinay ko pong makisabay dun sa work ko, isang tag para kay Boomer. Kaya po ako gumawa ng tag na nakalagay po yung owner's details para po in case na kung sino man makakuha, masoli po sa amin. Laking gulat nilang marami ang nagka-interest. Pinost ko sa Facebook na trinay ko lang kung meron may gustong magpagawa. Meron naman po hanggat ngayon po tuloy-tuloy. Dito na sila nagka-idea na gawin itong negosyo. Ang presyo, mula 100 hanggang 280 pesos. Depende sa laki at kung may tali o leash ang dog tag. O sa 10 tao, 7 mahilig sa hayop. Yung 3, pwedeng ginagawa lang nilang bantay, which is hindi naman dapat. Kaya po ang tagline nga namin dito sa Boomski is, where pets are family. Ang gusto rin po namin i-innovate sa lahat ng tao na yung aso or yung mga pets nila is really part of their lives. Pero ang pet tags ni Marga, hindi agad tinahulan ng swerte. Nung una po, kasi hindi po ako humihingi ng down payment. Tiwala na lang po. Kasi nagpapakilala pa lang po ako sa online. Hindi nila na binabayaran. So wala na po akong magagawa. Na-ship ko na po eh. Kaya ngayon po, ang ginagawa ko, 50% down payment po muna. At mula sa 1,500 pesos noon, umaabot na ngayon sa 20,000 pesos ang kanilang kita kada linggo sa pagbebenta lang ng dog tags. Talagang pinilit namin na pumasok sa online market muna at dahil yung skill niya na mag-design, yun yung ginamit naming tool. Dahil sa success ng kanilang dog tag business, makalipas lang ang isang taon, nakapagpatayo na rin sila ng pet supply store. Si Boomski na po yung version ng pundar po namin. Siguro yung motorcycle, yung
yung car po na nakatulong na rin po dun sa pet tags. At ngayong New Year, meron silang wish. Gusto pa rin po namin magka-baby, syempre. Kasi iba pa rin po yun. Para po magkaroon ng kapatid si Boomer. Talagang nag-promise ako sa kanya nung New Year na pagpapatingin niya sa OB para magkaroon kami ng baby at malaman po nila kung ano ba talagang dapat namin gawin. Laking pasasalamat nila sa kanilang baby Boomer. Ito daw ang kanilang lucky charm. Para maging successful po ang business, kailangan po yung hilig niyo po. Hindi lang po yung uso. Kailangan lang po talaga i-connect by heart sa customer kung gaano ka-importante rin yung pet sa buhay natin. Kailangan nga talagang maging passionate ka kasi kung hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, hindi mo ma-explain sa customer para mag-succeed. Kung kaya nila, kaya nyo rin. Kaya nyong yumaman. May Puhunan.